I'm Nix and welcome to our YouTube channel. Today, we're going to review Himalayan 411 located here at Royal Enfield, Bacoor, Cavite along Molino Boulevard. So, let's start. This Himalayan 411 is a classic adventure motor. So, ang kanyang visor is transparent, which is may nakalagay din na Royal Enfield. And also, yung kanyang headlamp is round type halogen. Plus, yung park light niya is LED light na. Pagdating naman dito sa ating signal light is bulb type. So, punta tayo dito sa kanyang baba. Ang kanyang front suspension is telescopic. And minapansin ako kasi may nakaangat dito. So, ito yung style niya. And also, ang kanyang tire size is 90x90x21. ABS na tayo dito. Anti-lock braking system with single disc brake. And may reflector na rin tayo, added visibility sa gabi. Meron na rin tayo ditong tank guard. Actually, protection siya kapag natumba. Seryoso yun. And may nakalagay ding Royal Enfield dito. Plus, dito yung ating horn or yung busina natin. And single cylinder nga pala tayo dito. And yung engine niya nandito na rin. Plus, yung kanyang design dito, may nakasulat na Himalayan. So, very classic adventure talaga yung datingan dito sa ating Himalayan 411. And nandito na rin ating rear brake. Plus, yung ating muffler or pipe is stock naman yan. So, pwede nyong baguhin to kasi mga accessory, dagdagan nyo dito sa ating Himalayan 411. Dito sa ating Himalayan 411 is minimalist lang yung kanyang design pagdating sa decals. Hindi siya masyadong ma-design. Which is, tamang-tama lang kasi nga classic adventure bike to. And meron tayo ditong air and oil cooling system plus yung tank guard nga natin may nakalagay ng Royal Enfield. And yung logo ng ating Royal Enfield, so ito yung nagpaangas dito sa palagay ko. And meron din tayong gear shifter dito, especially yung tapakan ng angkas nandito na rin and yung Himalayan na nakasulat dito. Dito sa ating rear end, meron tayong tail light which is LED light na pero yung ating signal light is bulb type pa rin. Plus, yung ating plate light is LED light na rin. Which is, meron din tayong reflector added visibility sa gabi. And yung plate holder natin, nandito na. And ang ating tire size is 120x90x17. Single disc brake with anti-lock braking system. And naka-rims na rin tayo. And nandito ating rear suspension is monoshock. And dito sa ating dashboard is analog type pa rin tayo dito. We have speedometer, yung kilometer per hour. Kung wala na kayong gas sa fuel gauge, nandito na rin. And tripper navigation. Dito naman pagdating sa ating handlebar, yung ignition natin is key type pa din. And we have front brake and yung ating clutch lever is malambot naman so hindi siya mahirap i-drive. And also yung ating hand grip is makapit talaga and it feels so good. And when it comes naman sa mga switches natin is may flasher na rin tayo and choke. And high and low beam, turning signal light and yung ating horn. Dito naman is yung ating kill switch and push start nandito na din. So, yung hazard, importante yan. So, sa ating gas tank, makikita nyo naman yung kulay niya is kulay gray. So, combination of black. And ito yung kanyang design. Plus, yung ating gas tank is 15 liters. And yung ating namang upuan is talagang namang malambot yung tela niya. At pagdating sa pillion seat natin, hindi tayo mahirapan. Very comfortable when it comes sa long ride. So, para sa akin, goods na goods to. And kayang-kaya kong mag-long ride dito. At pagdating naman dito is meron tayong top box ready na bracket which is maximum of 7 kg. Himalayan 411. 411cc, 15 liters, 24.3 horsepower at 6,500 RPM, 32 km per liter, single cylinder, 4-stroke air-cooled single overhead cam. Our maximum torque is 32 Nm at 4,500 RPM. Bore stroke is 78mm by 86mm. Compression ratio is 9.5:1. Ang seat height naman natin is 800mm. Pagdating sa length, 2,190mm. And ang height natin is 1,370mm. Width naman natin is 840mm. Pagdating sa wheelbase is 1,465mm. Ang ground clearance naman natin is 220mm. Pagdating sa bigat is 199kg. And we're done reviewing Himalayan 411. And kasama ko si Sir Christian, na baka naman may pa-shoutout kayo dyan and invite nyo sila dito, sir.
Hi everyone, my name is Christian and I'm the sales supervisor of Royal Enfield Bacoor. We are located here at Altrove Building, Molino Boulevard, Bacoor, Cavite. So sa lahat ng mga gustong magtingin ng Royal Enfield or mag-test ride, feel free to visit us. Anytime naman from 9 to 4pm lang naman ang test ride namin, from Tuesdays to Sundays. Alright, and sir, pagdating sa experience sa pagdadrive, madali lang po siya i-drive or pwede po siya sa long ride? Pagdating sa experience, yung brand namin Royal Enfield, very perfect siya for mapa-beginner or seasoned rider. So maganda kasi dito yung throttle response natin. It's not very aggressive and then yung mga power natin naman, more than enough naman dun sa kailangan mo if you will abide the law kung medyo susunod ka naman sa speed limit. Hindi ka naman mabibitin sa kanya kung sa Himalayan ha. And si Himalayan naman more on mas may enjoy mo siya kung pupunta ka sa mga adventures, mga off-road. So, yung maganda kay Himalayan, eh, hindi ka mag-worry. Kunyari, may mga kasama ka sa ride na mga boodle ride, pwede mo siyang dalhin. Pwede mo dalhin kahit saan. Hindi ka kakabahan. Mapaputik, lubak, buhangin, river crossing, handang-handa si Himalayan. Kahit dumaan ba sa apoy, sir? Try natin next time. And talaga namang pwedeng-pwedeng sa long ride tong ating Himalayan 411 dahil ang halaga lang nito ay 354,000 pero may 15% discount sila hanggang may available unit pa. So magiging 300,900 na lang. So visit na kayo dito sa Royal Enfield Bacoor Cavite along Molino Boulevard. And once again, thank you sir. Thank you, Christian, and sa mga staff dito. And also, thank you Royal Enfield Bacoor Cavite for having us here and don't forget to subscribe to our YouTube channel Motomore and also our Facebook. So thank you again, see you on our next videos. Bye.